What's up mga lords? Back again with another video. Ayan, pag-usapan natin today is nakita ko one of the most typed in question dun sa YouTube about yung sa Pinas sa atin, yung gaining weight, paano magpataba. So, ito yung tips ko, my personal tips na pwede kong i-share sa inyo kung ang plan nyo is mag-gain ng weight, no? Paano magpataba nga. Ayan. So, yun. Stay tuned guys! Okay, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa channel, pa-sub and pa-click yung thumbs up para ma-push natin content sa ibang nangangailangan ng tulong about maybe yung naghahanap ng tips about looking. Naghahanap ng tips about yung gaining weight, yung paano magpataba. Yan. So, at least ma-push yung content. Yan. Salamat, Lods. Okay, so, madali lang naman kung i-step by step natin yung process on how to gain weight. So, ang number one dyan is dapat excess calories ka or caloric surplus ka palagi. That means, best talaga is everyday naka-caloric surplus ka. Ano ba ibig sabihin nun, Lord? So, yung ganito yan. Yung calorie surplus mo is yung excess mo na calories, yung sobra mo na calories to gain weight. Okay? So, kung kunwari, everyday ang kailangan mo lang kainin to maintain your weight, like example natin ako na lang, so let's say 80 kg ako ngayon, tapos kailangan lang per day magano ako 2000 calories every day. Pag every day 2000 calories yung nai-hit ko, yung kinakain ko, magme-maintain lang ako as 80 kg. Yun lang yun. So kung mag-increase ako, kung gusto ko magpataba, magta-try muna ako mag-increase ng at least additional 300 calories dun sa maintenance calories ko. That means 2,300 calories per day. Pag ganun yung intake ko ng calories every day, magigain ako ng weight nun. Provided yun nga na talagang excess calories ka, syempre i-balansehin mo rin, i-check mo rin kung nagba-basketball ka ba, nag-gym ka ba, syempre mababurn yung calories nun, di ba? So hindi porket sabihin mo na kumain ka ng 2,300 calories, dapat by next week may 1 pound na gain ng weight, di ba? So ilalagay mo rin, isipin mo rin yung mga gagamitin mo, kasi calories burn yan for energy. So pag nag-exercise tayo, gagamitin natin yon. Let's say yun nga, 2,300 calories, magigain ako ng weight. I-check ko siya, ang pag-check natin ng timbang, kailangan same timing. Tapos, preferably, after mong mag-toilet, yan, magbawas. Yan, mag-deposit sa banko. Yan, so, okay, pagising ko, let's say 8 a.m., tapos nag-shower na ako, nag-toilet na ako, dumumi na ako. After nun, tsaka ako mag-check ng timbang ko. Wala pa akong hinahin nun. So, yun yung parang, let's say, matapos ako mga 8:15 yung timbang ko. Around 8:15, 8:20 ako nag-check ng timbang ko. So, everyday yun. Tapos, ilalagay ko sa maliit kong notebook. Yan, tapos i-check ko kung nagigain nga ako ng weight. Yan. Kung hindi nagigain ng weight or kung ganun pa rin yung weight mo, that means hindi enough yung calories mo. Kasi calorie surplus lang naman yan, Lods. Huwag natin isipin na kailangan marami akong carbs, kailangan marami akong protein. Hindi. Yung calories, yun yung number one na mag-exceed para mag-gain ka ng weight. Kaya nga, di ba, tumataba tayo kasi marami tayong kinakain, tapos hindi naman natin nababurn yung calories na yon. So, in turn, nagiging, kakaloric surplus tayo. Ayan. So, yun, nagiging ng weight yung mga tao. So, yun lang yung, mindset. Ayan. So, yun yung first tip ko is know your calorie, maintenance calories, tapos ano yung calorie amount na mag-exceed yung weight mo, tapos know the foods na mataas yung calorie niya. So, usually naman sa atin, pag mataas yung carbs, mataas yung calories, rice, bread, pasta. Yung mga tatlong yun, oatmeal. Yan. Kung hindi mo kaya, ayan na, dyan na papasok yung supplementation natin, like yung mga weight gainer or mass gainers. So, yun lang. Napaka-basic. Pero, yun nga, kailangan natin ng onting disiplina sa una, para at least malaman natin yung, pag nalaman mo kasi yung maintenance calories mo for that weight, yung nag-start ka, let's say, ang payat mo, mga 50 kg, tapos 6-footer ka. So, ang payat mo nun. Ngayon mo itatala na yung mga kinakain mo, ano yung calorie nung
ang isang cup ng rice. Ano ba yung isang cup ng rice? 100 grams ba yun ng rice? Ng coconut rice? I-check mo online. Ayun, ilang calorie yung 100 grams na rice. Tapos ilalagay mo siya. So, mga first two, mga 1 month, yun, ganun ang gawin mo. Masasanay ka rin. Next time, hindi mo na kailangan magtimbang, hindi mo na kailangan mag-check. Kasi alam mo yung isang scoop nun, yung amount niya, roughly, ano yung calories nun, ano yung carbs nun, ano yung protein nun. So, masasanay ka na. Ayun. So, yun lang yung, at least for the first month, gawin mo yun, Lods. Best, yung mga coaches dyan na kilala, hindi ko naman sasabi yung mapahala nila, nag-a-advise sila ng weighing scale. Okay, ito yung mga coaches na lumalaban rin, Lods. Hindi ito yung basta-basta coaches lang sa YouTube. Yan. So, yung advice nila is magkumuha ka ng mga cheap na na timbangan online, yung mga digital na ano, timbangan na nakakapagtimbang ng grams. Yun, kunin mo yun. Tapos, itimbang mo yung mga pagkain mo, malalaman mo yung mga gantong, gantong size pala ng kanin, mga parang kasing size ng pisco, mga 200 grams of carbs na pala yun, equal to how many calories, ganyan. Tapos siguro makakailangan ko ng mga apat na ganitong kalalaki, i-divide ko yun for the whole day, ayun lang, Lods. So basically, babalik tayo sa una, know your calories. Napaka, ano siya, wala siyang shortcut, Lods. Hindi basta-basta kain ka lang ng kain, tataba ka. Although, yes, nangyayari yun kung sumasobra talaga yung ano, yung calories mo. So yun, Lods, sana nakatulong sa inyo. And kung meron kayong questions, comments, suggestion, pakilagay na lang dun sa comment section natin. Sasagutin natin yan on the next video or videos. Yan. So again, kung nasan man kayo, stay safe, Lods. I will see you in the next video. Peace!